Magandang araw mga kabayan, si Kuya Bong po. Isang OFW dito sa Rumbek, South Sudan, Africa. Dumating na nga pala yung in-order kong salamin para doon sa isang sasakyan ng UNICEF. Ito yung salamin. Nasa box pa. Kadarating lang yan eh. Dito kasi yan, sa likuran. Ayan yung mga pinagbasagan eh. Ayan yung goma. Kailangan tanggalin itong upuan. May tornilyo kasi yan doon sa loob. Yes, Papito. Is it afternoon now or morning? Still morning. Confused wala. I sleep hungry yesterday. You know when you're hungry, you use a compass. That means you're hungry now. I used to cut some time away. Problem is, maybe inside. We have the deep socket. Deep socket. 17? No, it's 10. We have inside, right? Yeah. Ang sabi ng driver nito, nagpunta lang daw siya ng market, may binili lang siya. Nakapark lang yung sasakyan, tapos nakita na lang daw niya, bigla daw pumutok yung salamin. Kaya lang, nung tinignan ko naman, may sagi. Kaya duda ko, hindi ganun yung nangyari noon. Malamang doon sa pagkakasagi, kaya nabasag. May marka. At kupitong ano, yung gawi dito, pati sa baba. Kaya malamang yan, hindi pumutok na kusa yan. Malamang yan nabangga. Bago pa itong gasgas eh. Oh. Jacob, Kev. Tamam. 100 pesos. Change no? Another one view, I didn't know. Allow me. Change no? Alawa pas? Ito pa isang problema nito. Yung salamin sa driver side, hindi lumalapat na maayos. Pagdating dyan, lumalabas yung salamin. Wala pala sa ayos itong goma nito eh. Oh. Wala sa ayos. Dapat ito, nandito yan, sa kanto na yan. Ito muna ayusin ko. Ganun pa rin. Naayos ko na yung goma, ganun pa rin. Hindi pa rin lumalapat ng maayos. Kailangan na ito mabuksan na. Baka yung sa regulator na yung sira nito. Dito siguro problema nito. Yung sa gawing gitna, bumuka. Yung sa gilid, okay. Pero dito sa gitna, maluwag o, natatanggal. Baka dito lang ang problema niyan. Iipit ko na lang doon sa gato para magpantay-pantay. Okay na siguro yan. Mukhang okay na. Okay na nga yan. Doon lang ang naging problema talaga. Lumalapat na ng maayos. Ito pa ang isang problema. Itong windshield.
basag din yan eh. May crack din yan. Malaki na yung crack niyan, hindi lang pansinin. Ito nga pala, hindi sa grupo namin to. Sa UNICEF ito eh. Yung sa grupo namin, WFP. Kung sa amin to, at nasabi agad sa akin ng driver, maaagapan pa sana yan. Kasi pagka ganyan mga nag-uumpisa pa lang, ito kasi ang pinagmulan nito, yung may tama ng bato sa salamin. Kaya nga lang, napabayaan, kaya lumaki na lumaki, nabasag na. Kaya ngayon, kailangan palitan na talaga yan. Pagka yung maliit pa lang, pwede talagang remedyuan yan. Ganito lang yung ginagawa ko dyan. Mas nakararami yung ang alam nila, pagka may maliit na crack sa salamin, kailangan palitan na. Kaya ang ginagawa na lang nila niyan, hihintay na lang nila na mas lumaki pa bago nila papalitan. Yung iba naman, pinapalitan nila agad pagka may budget. Pero alam ba ninyo na mayroong pang-repair ng salamin talaga? Meron yan. Kung i-research nyo yan sa internet, makikita nyo yan. Meron talagang nabibili na pang-repair ng salamin. Ang talagang ginagamit lang din nila doon, parang tubig lang siya, parang super glue. Diyan may kumpara yung ginagamit nilang chemical na yon. Ang ipinagkaiba nila doon sa super glue, yung pang-repair ng salamin na yon, parang tubig talaga, malabnaw na malabnaw yon. Kaya nakaka-penetrate pa doon sa mga biyak, doon sa mga crack, kayang makapenetrate bago matuyo. At yun pa ang isang pagkakaiba dun sa super glue. Dahil yung super glue na karniwan lang, segundo lang natutuyo yan eh. Hindi kagaya nung pang-repair ng salamin talaga, matagal yun bago matuyo. Oras, mga 2 oras, 3 oras bago matuyo. At kaya nakaka-penetrate yung liquid dun sa mga biyak. Nung nandun pa ako sa Jeddah, doon ako unang nakakita nung ganyan. Renta car kasi yung napasukan ko noon doon. Pero hindi lahat ng sasakyan namin ginagamitan yan. Ang ginagamitan lang nila yung mga luxury car. Siguro mahal yan. Kaya ganun. At nung pangalawang beses na nakakita ako nung ganyan, doon naman sa Khartoum. Ako mismo yung pinagamit nung amo namin. Pinakita sa akin yung kit nga daw pang repair ng salamin. Kaya ako mismo yung gumamit. At yun nga ang napansin ko, yung liquid na ginagamit doon, masyadong malabnaw, parang tubig lang. Pero may kukumpara natin sa super glue. Kaya nung wala na ako doon sa Khartoum, nung napunta na ako dito sa South Sudan, ginagawa ko yan, super glue lang yung ginagamit ko. Ang tekniko lang doon sa paglalagay ng super glue, kailangan malamig yung sasakyan. Yung malamig yung salamin. Para pagka pinatakan mo, hindi agad matutuyo. Makakapenetrate pa yung super glue bago matuyo. Kung ang iisipin nyo naman yung magiging patak-patak, yung parang magiging madumi yung salamin, yung super glue, madali lang tanggalin yan sa salamin. Ang ginagamit ko lang panlinis nyan, blade lang. Kaya yun ang tip ko, doon sa mga magkakaroon ng ganyang problema, yung mga maliliit lang ha, hindi doon sa mga malalaking basag na salamin, yung mga maliliit lang, o kaya yung mga tama lang ng bato, pwedeng ma-repair yan. Ganun lang yung ginagawa ko. Itong sasakyan na to, sa grupo naman namin to, may crack din yan sa salamin. Pinatakan ko lang ng super glue. At maniniwala ba kayo na mahigit ng 3 taon, hindi na lumaki yung sira niya? Yan lang muna sa ngayon mga kabayan, at sana nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon. At sana makatulong doon sa mga magkakaroon ng ganyang problema.